pa po ako sa office nila. Nanghingi po ako ng medical. Maraming salamat, anak. Meron na akong pagkaroon. At sana gumaling na ako. Maraming salamat po. Nanalo ako ng raffle. Malaking tulong itong ginawa nyo. Sana magtuloy-tuloy pa yung medical mission nila. Naging masaya ang araw ng Sabado para sa mga taga-barangay Sagad na naging benepisyaryo ng medical mission at wellness caravan ng St. Gerard Construction Charity Foundation Incorporated. Halos 1,000 ang natulungan mula sa libreng serbisyong medikal, dental, optical at pati sa wellness. Nakatanggap ng libreng mga gamot, pagkain at eyeglasses. Ang iba naman nanalo pa sa raffle kung saan sila ay nag-uwi ng grocery packs na tulong sa kanilang pang-araw-araw. Pasasalamat ang ipinarating ng mga benepisyaryo sa mag-asawang Curly at Zara Diskaya na kanilang itinuturing ng power couple. Ang ilang individual na tulungan na noon pa man ng mag-asawa, ang iba naman nabigyan ng pag-asa na malamang may malalapitan sila. Nakahingi na tulong sa St. Gerard. Maraming salamat po. Hindi na ako bibili ng gamot, meron na akong paggamot. At sana bumalik na ako. Kasawa St. Gerard, maraming salamat. Pag-check up ako ng mata, sana matulungan ako pakatagpaw. Malaki na yung katarata ko, hindi ang pang-operahan. Dahil kulang awak sa CT scan. CT scan na lang ang problema ko, ayaw akong bigyan. Sana matulungan ako kay ate sa... Nag-anop ako sa reading glass at saka sa request ng blood chem. Maraming salamat po sa mga benefits binigay sa senior citizen. Maraming salamat po. Magpa-check up sa gamot. Malaki rin pong bagay kasi po hindi na rin po bibili ng gamot bukod sa binibigyan po nila na libre. Imbis bibili pa po, check up po at nalang po ng ano, libre. Maraming salamat po sa libreng gamot at check up. Ay, nagbihis na kagad ako, dimiretso na ako rito. Sana magtuloy-tuloy pa yung medical mission nila para marami silang matutulungan. Huwag silang magsawa ng pagsuporta sa mga barangay. Nagpunta po ako sa office nila. Nanghingi po ako ng medical. Nagpa-check up po ako sa doktor kasi meron po akong ubo. Tsaka eyeglass. Malaki rin kasi hindi ko nabibilin. Maraming salamat kay Ate Sarah at kay Sir Curly sa kanilang medical mission. Napakalaking bagay po sa mahihirap. Maraming salamat. Magandang at malaking tulong itong ginawa nyo ng St. Gerard. Maraming salamat po sa inyo. Malaking bagay po sa mga tao na natulungan nyo. Malaking bagay, nanalo ako ng raffle. Tapos nakapag-massage ako, medical, saka salamin. Napakalaking bagay po. Salamat po sa St. Gerard. Patuloy sa pagkakaloob ng mga libreng serbisyo ang SGCCFI sa 7th Sabado ng kanilang proyekto na idinaos at sa pagkakataon na nakausap ng mga Diskaya ang kanilang mga natulungan ay mas naenganyo silang mag-isip ng iba pang proyekto para sa mas madaming Pasigenyo. Bali pang 7 na namin ngayon at very warm katulad po ng ibang mga barangay po na pinuntahan namin. Very warm po ang pag-welcome nila sa amin at masaya-masaya po kami. Sa pagbabang-pababa namin din sa Sagad, nakita ko kaagad yung school kung saan ako nag-aral. Sagad High School, dito po ako nag-aral ng high school hanggang second year high school bago po ko lumipat ng Kulyat High School. Very memorable po sa akin ang lugar po na ito kasi mula po sa Sagad School na yan, tumatawid po ako dito minsan, parang minsan makiihi at minsan tumambay. Pagbaba pa lang namin may banda ka agad, nakakatuwa. So, umikot na kami at ang mga tao dito sobrang warm talaga. Lahat na nakikihay, nakikipagkamay. Medical mission namin kasi we promised this last year pa na gagawa kami ng medical mission. Pero hindi siya kasi ganun kadali na mag-set up ng medical mission. So, ngayon, nagawa na namin this year. Tuloy-tuloy siya. We'll be going around all barangays. Talagang we're reaching out to the people. At sila din pumupunta sa office, nakakatulong kami, which is nakakasaya.
masaya at nakakataba ng puso. Nag-iisip pa kami ng iba pang mga bagay na pwede namin isabay sa mga susunod na panahon na makakatulong po sa iba pang mga nangangailangan, kung ano pang pwedeng program na pwedeng maidagdag at pwede po kayong mag-suggest ng program na sa tingin niyo po ay kailangan po ng barangay. Inspirasyon nila ang kanilang mahirap na pinagdaanan sa buhay noon at ngayong sila ay nabibiyayaan, nais nila itong ibahagi sa mamamayan. Noong Biyernes ay dinagsapa ang kanilang opisina sa dami ng mga taong nais humingi ng tulong at ayon kay Zara, maligaya siyang natutugunan nila ang mga ito. Dati po talagang nag-umpisa kami sa walang-wala, namatay po ang kapatid ko na hindi man lang namin natulungan maipa-hospital. Namatay po ang kapatid ko na hindi man lang namin nabigyan ng gamot dahil una-una mas mahalaga pong unahin po muna namin panggatos ng anak namin dahil noon yung am at saka yung nestogen, pinag-mimix po namin yan para tipid yung gatas dahil talagang walang-wala kami. Hirap na hirap kami sa buhay. Kaya sabi namin, pag kami ay naging matagumpay sa negosyo, babalikan namin ang tadhana at tutulong kami. Napansin po namin, nung maliit pa po yung aming company, nagbibigay kami ng maliit lang, pero the more na nagbibigay kami, napapagdag po na sa pungulit na pagpapala at blessing. At napansin namin, na the more na nagbibigay kami, the more na dumarating naman yung blessing. Kaya ngayon, gusto namin bigay lang ng bigay. Kasi sabi ko, wala pang akong nakita o nabasang libro o ano pa mang nabalitaan na naghirap dahil sa pagbibigay. Hindi ako napapagod. Yesterday, more than 300, 400 people dumalo sa office. Pero ang sarap ng pakiramdam at the end of the day na ang daming minsan pumunta lang para magpa-picture sa'yo. Sobrang nakakataba ng puso at gusto nang makilala kaming mag-asawa. Maliban dito ay aktibo ang St. Gerard sa pakikiisa at pagbibigay tulong sa mga balik at brigada eskwela program. Nabatid na may ilang paaralan na sa lungsod ang kanilang natulungan at sa kasalukuyan ay patuloy ang partisipasyon sa mga nasabing programa. Sa balik eskwela program po, actually nagsustart na kami, so nakapagbigay kami ng mga art kits. We're planning on giving bags and yung mga notebooks para sa start ng school. Madami din nagre-request na baka pwede bigyan sila ng financial assistance for tumili ng mga gamit ng mga anak nila. Pero ang gagawin namin siguro para lahat meron, bibili kami siguro ng bags and notebooks. Yung gamit sa school ng mga bata. Madami ng companies din na lumapit sa amin to Colam para sa mga produkto nila, which is nakakatuwa naman. With the brigada, kasi may ibang schools na nagre-request sa amin for konting repairs or retouches sa school nila, tsaka yung mga cleaning materials, which we are doing right now. So, nag-a-assist kami doon. Meron kaming mga cleaning materials na pinadala. Actually, we're ordering yung mga walis tambo for the brigada eskwela. Inaasahang isagawa ang mga libreng serbisyong hatid ng proyekto ng foundation sa Barangay Ugong sa darating na Sabado. Nagpasalamat sila kay Kapitan Marvin Benito at sa mga residente sa pagkakataong ibinigay upang sila ay makatulong. We'd like to thank Kap Marvin Benito kasi siya talaga yung nagpursige na para magkaroon ng medical mission dito sa area niya. Salamat po Kap Marvin sa pag-invita po ninyo sa amin dito. Masayang-masaya pong puso namin na makatulong po. Sana po huwag po kayong mag-alala at darating po ang pagkakataon pa po, baka makabalik pa po kami dito. Yung iba pong mga nagre-request na barangay po, request lang po kayo para isama po namin kayo sa schedule. Schedule po namin based po dun sa request ng mga kapitan po kapag nag-request po sila sa amin. Minsan, pag hindi tight po ang schedule, inuuna po namin sila. Hiling ng kapitan na mas marami pang matulungan sina Curly at Zara. Nagpasalamat din siya dahil maliban sa medical mission at sa iba pang inihatid na tulong sa kanyang constituents, ay tinulungan din ng SGC ang barangay sa pamamagitan ng pagdodonate ng 2 patrol vehicles na magagamit sa pagronda ng kanilang mga tanod. Kami yata ay pang-7 barangay na binabaan ng gantong proyekto. Kami po ay sa barangay council ay nagpapasalamat sa ating mga kaibigan na si Ate Sara at Kuya Curlys na sana marami pa kayong matulungan at siyempre alam naman natin na talagang blessed sila kaya nila nagagawa itong mga gandong mga proyekto. Sana lumaki pa itong para mas maraming matulungan hindi lang sa Pasig at sa buong Pilipinas. Sabi nga niya kanina, tumutulong sila sa ibang lugar
Pero bakit hindi sila tumuturo sa basing? Kaya nabuuto yung condition na to na uunahin nila yung basing bago yung ibang nila. Nagpapasalamat kami sa ating mga sponsor, St. General Construction Charity Foundation, sa pamumuno nila Ate Sara at Kuya Curly. Sabi nyo nga, lahat naman ng barangay, ibibigyan talaga nila ng mga gantong klaseng mga sasakyan. So, pasalamat din kami at na-priority kami. Out of 30 barangay, kami halos yung mga nauna. More power po sa mag-asawa na Diskaya. At sana po, marami pa po kayong matulungan dito sa Pasig na siyempre, hindi naman po lahat ang barangay capable. May mga kategorya kami na hindi naman lahat kaya namin punan. Sa tulong ng mag-asawa ng Diskaya, ito na nga, parte po ng pagtulong nila ay pagbibigay nga ng ganito at pagbibigay ng medical assistance sa mga kabarangay namin at sa buong Pasig. Talagang naging katuwang namin, hindi lang sa barangay namin at sa buong Pasig talaga. Ayon sa SGCCFI, ang patrol vehicles at garbage haulers ay kanilang ibinigay sa hiling ng mga chairman at tingin naman nila ay malaki ang maitutulong sa kaayusan ng bawat barangay. Ang 30 barangay sa Pasig City ay makakatanggap din nito base sa request ng kanilang kapitan. Nabigay po kami ng barangay patrol dito sa request din po ni Cap Marvin Benito po. So, nagpapasalamat po kami kasi nagawa po namin ang aming charity. Actually, ito yung charity na pamibigay po ng mga patrol ay hindi lang naman po namin ginawa ito sa Pasig. Nagawa na rin po namin ito sa iba't ibang lugar, lalo sa Region 8 po. Kapagbigay po kami doon, naisip po namin na why not hindi magbigay po dito sa Pasig, bakit sa ibang lugar nga nakapagbigay kami. Nung tinanong po nga namin si Cap, paano pong gusto nyo kasi nag-donate kami ng garbage hauler or barangay patrol, sabi po ni Cap, dalawang barangay patrol. Ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.